Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Well, again, ay nabigyan po tayo ng pagkakataon muli to preach in behalf of our senior pastor, Dr. Benny Abanti Jr. At ang dalangin po namin bilang church ay sa mga panauhin po namin ay makasumpong po kayo ng pagpapala ngayong umaga, spiritual na pagpapala. Ayan ang pinakadakilang pagpapala na dapat maranasan ng bawat isa. So habang nakatayo po kayo ay nais ko pong buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa ating mga church members sa John chapter 1. At may babasahin po tayong iba, mga talata dito. Verses 19, okay, to 29. Simulan po natin. And this is the record of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are thou?" And he confessed and denied not, but confessed, "I am not the Christ." And they asked him, "What then? Art thou Elias?" And he saith, "I am not. Art thou the prophet?" And he answered, "No." Then said they unto him, "Who art thou, that we may give an answer to them that sent us? What sayest thou of thyself?" He said, "I am the voice of one crying in the wilderness, 'Make straight the way of the Lord,' as said the prophet Isaiah." And they which were sent were of the Pharisees. And they asked him and said unto him, "Why baptizest thou then, if thou be not the Christ, nor Elias, neither that prophet?" John answered them and saying, "I baptize with water, but there standeth one among you whom you know not. He it is who coming after me is preferred before me, whose shoes lasheth I am not worthy to unloose. These things were done in Bethabara beyond Jordan, where John was baptizing. The next day, John seeth Jesus coming unto him and saith, 'Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world.'" Tayo po'y sumandaling manalangin. Heavenly Father, the Word of God is declared to your people and to our visitors today, audibly and in written form. I pray, dear God, that the precious God, the Holy Spirit, will speak to our hearts at inyo po nawang pukawin ang puso ng bawat isa, inyo po nawang durugin ang aming mga pusong matitigas, Panginoon, ng inyong salita, at buksan ang pangunawa ng bawat isa upang ang Panginoon lamang ang siyang makita po namin at maluwalhati sa aming mga puso ngayong umaga. Magligtas po kayo ng kaluluwa at magpadala po kayo ng mensahe kahit po sa inyong mga anak in this message, Lord. Please anoint my lips, O Lord, and empower your servant in Jesus' name. Amen. Thank you. Please be seated. Ngayong umaga po ay wala po tayong ibang pag-uusapan kung hindi po ang patutuo ng Panginoong Hesukristo written in the Word of God. Alam nyo, sa ating mga buhay, may mga pagkakataon po na meron bahagi sa ating buhay na nais nating ibahagi repeatedly. Hindi po ba? May mga pagkakataon sa ating buhay, gusto nating ikwento sa ating mga anak, sa mga lolo't lola dito, ay ikwento ang inyong buhay sa inyong mga apo. At tila baga hindi tayo nagsasawang ikwento yung nangyari sa ating buhay, yung magagandang nangyari sa ating buhay. Wala pong masama na magkwento po tayo sa ating mga anak. Wala pong masama na magkwento po tayo sa ating mga apo. Lalo na po kapag kayong ikukwento natin ay meron pong moral values. Masama ho kapag ka ang ama o ang isang lolo o lola ay magkukwento sa kanyang mga anak o apo at ito po'y pulos kalokohan. O kaya ay pulos po katampalasanan o pulos po disobedience or rebellion or what have you. Ang maganda pong ituro natin o ikwento natin sa mga anak natin at sa mga apo natin ay walang iba po kundi yung bahagi ng ating buhay na kung saan ay may kapupulutang aral yung atin pong mga anak o yung atin pong mga apo. Ang ating senior pastor, si Dr. Benny Abanti Jr. po, for all you know, ay marami pong mga bahagi sa kanyang buhay na kanyang ibinabahagi o isinishare kapag ka meron pong pagtitipong katulad ng ganito.
kanyang binabahagi nung siya'y 8 taong gulang, kung paano siya nagtinda doon sa Santa Mesa, kung paano siya nabuhay ng may pagtsatsaga, and so on. Siguro karamihan sa inyo, repeatedly, kahit na sa members ng ating church, ay napapakinggan po natin yan, yung pong kanyang patotoo. Ngayon naman pong umaga, ang pakikinggan po natin at ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga ay ang patotoo ni John the Baptist. So I would like to entitle my message this morning, The Testimony of John the Baptist. Ang patotoo po ni Juan Bautista. Maaaring siguro magtatanong kayo ngayong umaga, Sir, sino po ba si Juan Bautista? Bakit po the Baptist po ang ibinigay sa kanya ng Panginoon? Eh, wala po tayong magagawa dyan sapagkat ang Biblia mismo nagdeklara na si Juan ay dapat tawaging the Baptist. Nakalagay po yan sa aklat ng John chapter 1. There was a man sent from God whose name was John. Ayon. Sa makatwid po, ito pong si John ay pinili po ng Panginoon for a purpose. At siya po'y galing sa taas. Siya po'y pinili ng Diyos. Kung inyo pong tutunghayan sa John chapter 1, ay atin pong sariwain yung sinabi po ng Panginoon patungkol po sa buhay at pagkatao ni John the Baptist sa John chapter 1 and verse number 6. At tingnan po natin sa screen. Ang sabi po ng Biblia, there was a man sent from God whose name was John. Verse number 7. The same came for a witness to bear witness of the light, that all men through him might believe. So nakita ninyo po kung ano po yung simula ni John. Originally po, nagsimula po si John sa Panginoon. There was a man sent from God whose name was John. So sa mga tweet po, hindi po siya nagsimula sa kanyang mga magulang. Sapagkat ang magulang po ni John the Baptist ay si Elizabeth at si Zacharias. Si Elizabeth po ay nanggaling po sa course ni Abijah. Isa po yan sa mga punong pare o priest during those times. Lalo na po sa Old Testament. Doon po nanggaling yung lahi niya in the course of Abijah. Ito naman pong si Elizabeth ay nanggaling po sa lahi po o sa loins ni Aaron. Kilala niyo naman po siguro si Aaron. Si Aaron po ang kapatid ni Moses. Si Aaron po ang pinili ng Diyos upang mangasiwa po sa tabernacle ng ating Panginoon. Hindi po si Moses ang pinili ng Diyos. Okay. At ang mga ngasiwa po sa templo o sa tabernacle must be the lines coming from Aaron. Ayan, yung mga pare. Yung pari po, hindi yung pari sa kasalukuyan natin. Ano po? Ito po ay pinili ng Panginoon upang magministeryo sa loob po ng tabernakulo ng ating Panginoon in the Old Testament. So doon po galing yung lahi ni Elizabeth kay Aaron. Yung si Zacharias naman po, na asawa ni Elizabeth, ay galing po kay Abijah. Okay. Siguro, sariwain din natin mga kaibigan, mga minamahal sa Luke chapter 1. At makikita po natin dito, yun pong pasimula ng buhay po ng magulang ni John the Baptist. Okay? Luke chapter 1, verse number 5. Ayan. There was in the days of Herod. Ayan. Marami pong uri ng Herod sa Biblia. Ano po? Ito po si Herod the Great. Nung namatay si Herod the Great, pumalit sa kanya yung anak niya, si Herod Archelaus. At nung namatay si Herod Archelaus, may pumalit pong another Herod. Ayun yung si Herod Antipas. Pagkatapos ni Herod Antipas, pumalit naman ay si Herod Agrippa. Okay? Or si King Agrippa. Itong Herod na ito, ito yung sa kapanganakan ng Panginoon. You see, ito si Herod the Great. The King of Judea, or the Governor of Judea. A certain priest named Zacharias. Ito yung ama ni John the Baptist of the course of Abijah. Yan. And his wife was of the daughters of Aaron and her name was Elizabeth. So if John the Baptist will cast his eyes,
he can cast back his eyes, brethren, to a very, very spiritual pedigree. Anong ibig ko sabihin, mga minamahal, sa members ng church na ito? Alam nyo, yung pedigree po natin, kung kayo po ay naligtas at kayo ang unang member ng pamilyang naging Kristiyano, your children and your great-grandchildren will cast their eyes back to you. Hindi na sa mga magulang natin. But John the Baptist can cast his eyes back to his own parents. Ano po ang deklarasyon ng Biblia patungkol po sa patotoo ng mga magulang ni John the Baptist? Tingnan niyo po sa verse number 6. And they were both righteous before God. Napakagandang patotoo ng magulang ni John the Baptist. They were righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. Sa mga members po ng church na ito, hindi po sinless perfection yan. Pag sinabi pong blameless, it only means they were less blame. It does not speak of sinlessness. Ibig sabihin po nitong blameless na ito, walang maibabato ang mga kapitbahay nila na accusation o paratang sa kanilang patotoo. Gayun din sa mga mananampalataya. Did you know that it is required for a steward not only to be found faithful, but also blameless in our testimony? Na walang maipaparatang ang ating mga mahal sa buhay, at walang maipaparatang ang ating mga kapitbahay o kasama sa trabaho ng foul accusation against us, brethren, sa mga members po ng ating church. Dahilan sa tayo ay nabubuhay sa kamunduhan, nabubuhay sa laman, at ang ating mga pananalita ay hindi ayon sa lingwahe ng salita ng Panginoon, you see, ay hindi magandang patotoo yan. But these people, the parents of John the Baptist, the Word of God declares, they were blameless. Ayan, blameless. In other words, the synonymous term for blameless here, meaning Zacharias and Elizabeth, they were both faithful. They were both faithful to the Lord. You see? Tayo po ba, mga kapatid, to the members of this church, ganyan din kaya ang iisipin ng ating mga anak sa atin? Oh, my dad, my mom, they were blameless. Walang maipaparatang sa kanila. At mangingimi ang isang taong magparatang sa atin. You see? Naalala ko tuloy, mga kapatid, sa members po ng ating church, yung pong patungkol sa sinabi ni Solomon, patungkol po sa isang perfume or apothecary. Diba? Ano ang sinabi niya po doon sa isang apothecary? Ayun po ay pabango. Mahilig po ba kayo sa pabango? Sinabi po ni King Solomon na ang isa pong pabango ay nagkakaroon po ng masamang amoy kapag ka nilagyan mo po yung pabango ng mga patay na langaw. See? Imagine niyo po, ano ba ang paborito niyong pabango sa mga kalalakihan? Bulgari Blue? Mabango po yan. Subukan ninyo na buksan yung Bulgari Blue at kumuha kayo ng mga 100 bangaw na patay na at ilagay niyo doon sa loob ng pabango, takpan ninyo, tapos ay ilagay nyo ng mga 1 buwan. Pagkatapos ng 1 buwan, ay maligo ka at pagkatapos i-spray mo yun. Ayun po yung sinabi niya sa Ecclesiastes. That dead flies make it the apothecary to send forth what? A foul odor. Ganyan po ang buhay ng isang Kristiyano na hinaluan natin ang patotoo ng Panginoong Hesukristo ng dead flies. I think you know what I'm talking about. Wala pong dead flies sa buhay ni Zacharias at ni Elizabeth when it comes to faithfulness to the Lord. They were blameless. Ayun po yung patotoo nila. Ang Panginoon mismo ang sumulat ng buhay ng dalawang Kristiyanong ito. Ituloy po natin sa verse number 7. Napakaganda pong basahin natin ito. And these two, they had no child because that Elizabeth was barren. Baog siya. And they both were now well stricken in years. Matanda na po sila. Pag sinabing stricken in years, matanda na po.
Lampas 50 na yan. Aba, siguro baka 60 na yan. 60. We do not know, but the Bible says it is not an exaggeration, ha? Hindi po exaggeration yan. Ayan po ay tunay. Well stricken in years. Sila po'y mga matatanda na. At it takes the miracle from the Lord to open the womb of a woman. Wala pong imposible sa Panginoon. Nangyari na po yan sa Old Testament kay Sarah. She was 90 years old nung binuksan ng Panginoon ang kanyang womb at doon ay ipinanganak si Isaac. Hindi po ba? You see? So, ano po sa verse number 8? And it came to pass that while he executed the priest office before God in the order of his course, in verse number 9, according to the custom of the priest office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord. Alam nyo, isang nakakalungkot sa isang mag-asawa, kung kanilang paiiralin ang kanilang isipan na ang joy ng family ay sa pamamagitan ng mga anak. Nagkakamali po kayo. Itong dalawa pong ito, I believe they were, you know, rejoicing in the Lord, even though they have no child. Sir, how did you know that? Kasi po, imbis na ito'y magmukmok, pakikita nyo, nasa templo pa eh. Di ba? Imbis na magmukmok si Zachariah, pambihira naman ito, matanda na ako, wala akong anak, magmumukmok yan, magtatampo yan. Pero nakita nyo po ang patotoo ng isang taong nakakilala sa tunay na Diyos. He was faithful to the priest office. His lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord. At alam po natin na ang Panginoon ay binuksan ang womb ni Elizabeth. At siya po'y nagbuntis. Ayan. Kaya nga po, isang araw ay binisita po ni Mary si Elizabeth after ng 6 months niyang pregnancy. Sapagkat kinausap sila si Elizabeth at si Zacharias ni Angel Gabriel. Ito po'y isang anghel na inutusan ng Panginoon upang ibalita sa kanila ang mabuting balita na dininig ng Diyos ang kanilang panalangin na magkaroon ng anak. Si Zacharias ay nagkaroon po ng agam-agam, kaya po siya'y napipi. Hindi po siya nakapagsalita hanggang sa ipanganak si John the Baptist. Subalit si Elizabeth po'y nanampalataya. At nung ika-anim na buwan ni Elizabeth, ay binisita po siya ni Maria. Sapagkat si Maria po sa ating mga bisita, siguro hindi nyo alam tong kwentong ito. This is a real story. Yung akin pong ipapahayag sa inyo ay may kasamang kwento. Ang sarap po kasing magkwento patungkol po sa Panginoon. Amen po ba? Ewan ko kung sumusunod kayo sa kwento ko at sa preaching ko ngayong umaga. Nung dumalaw po si Maria, ilang buwan po yung daladala ni Elizabeth? 6 months, kasi po magpinsan buo si Maria at si Elizabeth. For all you know. Kaya magkamag-anak po si Kristo Jesus at si John the Baptist. Subalit, hindi po sila nagkita. For how many years? Hindi po sila nagkita for 30 long years. Bakit po? Sapagkat nung ipinanganak ni Elizabeth si John the Baptist, ay nung siya po ay malakas-lakas na, ibinigay ni Elizabeth at ni Zacharias si John the Baptist upang ang Diyos ang mag-alaga. He was lent unto the Lord. May mga pilosopong nagtanong nito, mga kapatid, sa mga members ng ating church. Sinong nag-alaga kay John the Baptist sa ilang, sa wilderness? Mahirap sagutin yan. Siguro si Pastor Rachel, mahasagot niya yan. Sino nag-alaga? Ang sagot ko po dyan, hindi ko po alam kung sino nag-alaga, pero ang alam ko, ang Panginoon na nag-alaga sa kanya. The Lord took care of him. Because when he was given by Elizabeth and Zacharias as a fulfillment to their promise, it was the Lord God who took care of John the Baptist in the wilderness. You see? Ang Panginoon na nag-alaga sa kanya. You see? At nung si John the Baptist po ay umabot na po sa edad na 30. Kasi halos magkasing edad sila ng Panginoong Hesukristo Doon ang panawagan ng Panginoon sa kanya.
to prepare the way of the Lord. Huh? Siya po yung voice crying in the wilderness. Ang tawag po kay John the Baptist at siya mismo ang nagpatotoo, ako ang tinig na sumisigaw sa kaparangan. Anong ibig sabihin nun? Siya po ay nagpahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Siya po yung tinig na nagsabi, magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Repent, for the kingdom of God is at hand. Prepare ye the way of the Lord. Subalit, hindi pa po sila nagkitang dalawa in person ng ating Panginoong Hesukristo. At isang araw, nung si John the Baptist ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, marami pong mga taong nagsipunta po doon sa Jordan River, sa Betebara. Nagpunta po sila doon, ang dami. At nagpapahayag po ng salita si John the Baptist at siya po ay nagbabautismo. Subalit kanyang pinatotoo sa mga taong nandoon at ang karamihan po doon ay mga Hudyo. From Galilee, as far as Cappadocia and Bithynia, as far as Judea, ay nagpunta po doon sapagkat siya po yung tinig na umaalingaungaw. Siya po yung tinig na ginamit ng Diyos upang sa gayon ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya't marami pong tao ang siyang nagsipaglapit kay John the Baptist doon po sa River Jordan. At yung iba po doon ay yung po mga apostoles. Yung pong mga tatawagin ng Panginoon upang maging apostles niya. Isa po ron si Peter. Isa po ron si Andrew. Isa po doon ay si Nathaniel. And so on. Andun po sila. At atin pong pansinin sa John chapter 1 ang patotoo ni John the Baptist. Ayan, pumunta po tayo sa John chapter 1. Buksan po natin doon. At simulan po natin dito sa verse number 24. And they which were sent were of the Pharisees. Meron din po mga Pariseo at mga unbelieving Jews na nandoon po na nagmamasid sa pinagsasabi at pinaggagawa ni John the Baptist. Sila po'y nakikinig, nag-oobserba upang sa gayon ay makakuha po sila ng something against John the Baptist. Ganun din po ang ginawa nila sa ating Panginoong Hesukristo. Verse number 25, and they asked him and said unto him, why baptizest thou then, if thou be not the Christ, nor Elijah, neither that prophet? Ngayon, tunghayan na po natin ang patotoo ni John the Baptist. Ang patotoo niya, hindi sa kanyang magulang, hindi sa kanyang sarili. Ang patotoo ni John the Baptist, doon sa personang kanyang nakilala ng personal. Doon sa persona na kanyang itataas. Doon sa persona na kanyang luluwalhatiin sa kanyang kapahayagan ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po, ang patotoo ni John the Baptist. Verse number 26. Ayan. John answered them saying, I baptize with water, but there standeth one among you whom you know not. Subalit merong nakatayo sa inyo na hindi nyo kilala. Verse number 27. He it is, tinutukoy niya rito, walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. He it is coming after me is preferred before me. Whose shoes lasheth, I am not worthy to unloose. Hindi man lang ako karapat dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandals. Yung shoes po dyan, hindi yung shoes nyo, na yan, rubber shoes. Yung shoes dyan, sa translation po ay sandals. Hindi ako karapat dapat man lang na magkalag ng sintas ng kanyang sandals. Anong nakita nyo po sa ugali ni John the Baptist? Nakita nyo po rito, nakita ko po dito unang-una ay yung humility ni John the Baptist. Nakita ko po yung kanyang pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Hindi man lamang ako karapat dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandals.
Isipin yung kababaang loob ng isang lalaking tinawag ng Panginoon. Katulad din po sa lahat ng mga members ng ating church na tinawag ng Panginoon. Karapat dapat po ba kaya tayong magkalag ng sintas ng sandals ng ating Panginoon? Hindi ho tayo karapat dapat, pero nakita niyo po ang Panginoong Hesukristo. Nung siya po ay nagministeryo na sa kanyang mga anak, hindi po ba't siya ang naghugas ng mga paa ng mga disipulo? Hindi po siya nagkalag ng sandals. Mahigit pa po doon ang ginawa ng ating Panginoon. You see? Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disipulo. That speaks of his what? Servant heart. Ayan po ay nagsasabi ng kanyang pagpapakumbaba. Ayan po ay nagsasabi, yung paghuhugas ng paa ng mga apostles o ng mga disciples ay nagsasabi patungkol din po sa pagkababaang loob ng ating Panginoon. Kaya it's other thing, serving the Lord in the area of teaching, serving the Lord in the area of preaching, brethren, serving the Lord in the area probably of writing. Eh, paano na kaya kung ang paglilingkuran natin ay maglinis na ng church building? O kaya ang ating paglilingkuran ay a menial task, say of driving a bus? Nabanggit po dito sa ating church, mga kapatid, how that when Jack Hiles started the First Baptist Church in Hammond, Indiana, na lumago po ang kanilang ministry, reaching more than 20,000 in Sunday school. Sapagkat halos lahat po ng mga professionals sa kanyang church, ranging from the judges to the CPAs and to those who are holding sensitive position in the companies, karamihan po sa mga members po ni Pastor Jack Hiles, nag-volunteer maging bus drivers para magsundo ng mga bisita. Just think of it. Mga judges, CPAs, doktor, mga professionals, they have, I think, more than 20 to 50 buses. Every Sunday, umiikot, nagsusundo ng mga bisita in Hammond, Indiana. Sino po yung mga drivers doon? History tells us, some of them were judges. Kaya ini-imagine ko, kung meron tayong buses dito, makikita ko si Judge Henry, siya po ay teacher po rito, nagda-drive pa ng bus. Ganun po yung scenario doon po sa First Baptist Church ng Hammond, Indiana. And the Lord God blessed their servant's heart. Hindi po sila nangingimi. Ang mga members po ng church, hindi po nangingimi na maglinis ng church building, maglinis ng comfort room, mag-drive, and so on. Why? Lagi nilang naaalala yung patotoo ng ating Panginoong Hesukristo na kung ang Panginoon mismo ay naghugas ng aming mga maruruming paa. Ano ba naman itong mag-drive ng buses? Ano ba naman itong maglinis ng church building? Ano ba naman ito yung maglinis ng kalye ng Rivilin? And there are some members of our church that are doing that every morning. Kasi po, early in the morning, naglalakad po ako dito. May nakikita na po ako mga members ng ating church. Nagwawalis na po sa Rivilin. Isa po sa pinakamalinis na kalye ngayon ay Rivilin Street. Sapagkat meron pong kusang loob na nagwawalis po dito. You see? So, ayan po yung patotoo ni John the Baptist patungkol po sa Panginoon. He is preferred before me. Eh, samantalang matanda si John the Baptist ng 6 months. Ano po yung tinutukoy dito? Ang tinutukoy po dito ay yung pong simula ng ating Panginoon. He is from the beginning. Why? Because the one that John the Baptist was referring to is no other than the Almighty God. Siya mismo yung Diyos. Si Kristo Jesus na kanyang ipinapahayag ay walang iba kung hindi ang tunay at banal at buhay na Diyos na dapat makilala ng bawat isa ngayong umaga. Amen po ba? Ituloy po natin sa verse number 27. He it is who coming after me is preferred before me, whose shoes latchet I am not worthy to unloose. In verse number 28.
These things were done in Bethabara beyond Jordan where John was baptizing. And verse number 29. Ito na ngayon ang patotoo ni John the Baptist. Bukod doon sa kanyang pinakita sa verse 26, ito po yung sinabi niya. The next day, John seeth Jesus coming unto him. Kinabukasan, the next day, nagpatotoo muli si John the Baptist. So dalawang bahagi yung patotoo niya. Yung ngayon, and then the next day. The next day. Ito yung pinakamatinding patotoo ni John the Baptist patungkol sa Panginoong Hesukristo. Tingnan po natin. The next day, John seeth Jesus coming unto him. Sa makatwid, halos araw-araw si John the Baptist ay nandun sa River Jordan. Nagbabaptize. Napakasipag na tao. Napakasipag sa kanyang calling. Di ba? Napakasipag sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At ang kanyang patotoo doon sa mga libo-libong mga taong nandoon, ay sinabi niya, "Behold, inyong tingnan, behold, the Lamb of God, ang kordero ng Diyos, which taketh away the sins of the world." Anong patotoo yan? Inyong tignan, inyong pagmasdan, inyong tanggapin sa inyong mga puso. Ayan ang ibig sabihin ng behold. Yung behold po dyan ay hindi lamang pagmasdan, kung hindi pagmasdan na merong pagsampalataya. Sapagkat kapag ka hindi nyo pinansin at pinag-aralan yung salitang behold, ay iisipin lamang ng bawat nagbabasa ng salita ng Diyos, titingnan lang naman pala . Kaya ang iba tumitingin na lamang sa picture. Tumitingin na lamang sa imahen. Tumitingin na lamang po doon sa inukit na kahoy. Hindi po yan ang ibig sabihin ng salitang behold. Yung behold po ay tumingin sa ating Panginoon ng may pananampalataya at may pagtanggap sa Kanya. Behold! Sino po? Behold the Lamb of God. Ano po ang patutuon ni John the Baptist? Na si Kristo Jesus po ay kordero ng Diyos. Ano po ba ang ibig sabihin ng lamb o kordero? Isa po yung hayop. Siguro kayo ay alam nyo ang tupa. Una pong karakteristik ng isang tupa ay ang pagsunod. Obedience. Kaya nga po ang isang tupa o kawan ng mga tupa, isa sa mga katangian ng mga tupa ay ito. Sila ay sumusunod dun sa pastol. Hindi po ba? Imagine with me, 100 sheep. Mga puti po yan . Puti yung kanilang kulay sa Israel. Ayan po yung sheep doon. Ginagamit pong sweater at kung ano-ano pa yung sheep nilang, sheep clothing. Clothing nila, di ba? Yung balat nila, balahibo nila. Makikita niyo po ang unang karakteristik ng isang tupa ay yung pagsunod sa pastol. Ganon din po ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po ba mga kaibigan? Sinunod ng ating Panginoon ang kalooban ng Diyos Ama. Sapagkat siya ay isang tupa ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos Ama? Ang kalooban ng Diyos Ama ay ang kanyang Diyos Anak o anak ng Diyos na si Kristo Jesus ay magkatawang tao. Nagkatawang tao po ang Panginoon. Ano pa po ang kalooban ng Ama? Na si Kristo Jesus bilang kanyang anak ay dapat kusang loob pumunta doon sa Kalbaryo at pagbayaran niya ang ating mga kasalanan. At ginawa ng Panginoon yan bilang Lamb of God, bilang Kordero ng Diyos. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos Ama at siya'y kusang loob na pumunta doon sa krus ng Kalbaryo at kusang loob niyang inialay ang kanyang banal na katawan doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi po siya nag-agam-agam at hindi man lang siya tumanggi sa kalooban ng Ama kahit na 1%. Kusang loob, 100% perfect obedience to the Father's will. Bakit po? Sapagkat nakita po ng Diyos Ama na lahat po tayo, tumingin po tayo mga kaibigan, lahat po tayo ay nagkasala sa Diyos. At ang sabi po ng Biblia, lahat po tayo, kayong mga nakaupo dyan, sino po ang ating mga panauhin, pakitaas po ang mga kamay ninyo, higher. Gusto ko po makita, huwag po kayong mahiya. Lahat po, huwag niyo pong ibaba, itaas niyo lang po. Kayo po mga nakataas ng kamay, nais ko pong sabihin sa inyo ngayong umaga, huwag niyo po ibaba.
na hanggang sa ngayon, ang Diyos ay umiibig sa inyo at sa atin. Amen po ba? Hanggang sa ngayon. Subalit lahat tayo, babaan nyo na, ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Amen po ba? At lahat tayo ay magbabayad ng ating kasalanan. Saan po? Doon po sa isang pook na ang sabi ng Panginoon ay may pagngangalit ng ngipin. Ang mga apoy ay hindi na mamamatay. At ang mga uod ay hindi na mamamatay. At ang pook na pupuntahan ng bawat makasalanan pagkatapos ng buhay na ito ay walang iba po kundi ang naglalagablab na impyerno. Meron pong impyerno at doon pupunta ang kaluluwa ng lahat ng mga makasalanan. Ang tanong ay ganito, Sir, paano po kami dadalhin ng Panginoon doon samantalang sinabi mo kanina na kami ay iniibig ng Diyos? Naku, magandang katanungan yan. Paano nga kami pupunta doon sa impyerno? Ang sabi niyo po, Sir, sa liwanag ng salita ng Diyos hanggang ngayon, ang Diyos ay umiibig sa amin. Ayun, sasagutin po ng Biblia yan. Kaya nga po, ang Panginoong Hesukristo ay sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. Alam niyo po ba ang dahilan? Sapagkat iniibig tayo ng Diyos Ama. Iniibig tayo ng Diyos Anak. Iniibig tayo ng Diyos Espiritu Santo. Yung pag-ibig po ng Diyos sa atin, kailanman hindi nagmamaliw. Kaya ang ginawa ng Diyos Ama ay ito. Ang kanyang kalooban, kay Kristo Jesus, magkatawang tao ka sapagkat yung galit, makinig kayo mabuti, yung galit at suklam at puot na dapat kong ibigay sa mga nakaupo ngayon dito sa Metropolitan Bible Baptist Church, tayo po yon. Amen po ba? Ay hindi ko ibibigay sa kanila. Hindi ko ibabato o ipupukol sa kanila. Ang aking suklam, ang aking puot, at ang aking galit ay aking ipupukol sa iyo, anak. Doon sa krus ng Kalbaryo, ikaw ang magdadala ng kanilang kasalanan dahil iniibig ko ang mga taong ito. At ang Panginoon, ganun din po ang pag-ibig niya sa inyo at sa akin. Yung pag-ibig ng Diyos Ama ay ganun din po ang pag-ibig ng Diyos Anak sa atin. Amen po ba? Kaya nga po kusang loob niyang inialay ang kanyang katawan. Siya yung ating naging kahalili. Sa English, naging substitute natin. Isipin mo, tanungin mo ang sarili mo at tatanungin ko rin ang sarili ko. Ano ang nakita ng Panginoon para mahalin tayo? 30 seconds, mag-isip tayo mabuti. Ano ang nakita ng Panginoon sa iyo at sa akin para magtulak sa Kanya na mamatay at pagdusahan ng kasalanan mo at kasalanan ko? Alam ko na ang sagot. Sir, wala po. Pulos kasalanan nga ako eh. Bakit ako mamahalin ng Panginoon? Ganon din ang sagot ko eh. Ano ba nakita ng Panginoon dito kay Brother Jody? Pulos kasalanan po ako eh. Pero ang sabi po ng Bible, God loves us so much. He loves you until now. Amen po ba? Kahit na tayo ay nabubuhay sa kasalanan, yung pag-ibig ng Diyos hindi nagmamaliw sa inyo. Subalit ngayon, narinig nyo na ang katotohanan na ang kasalanan pala natin ay pinagbayaran ng kordero ng Diyos. Sapagkat ang sabi na ni John the Baptist, "Behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world." So anong ibig sabihin ng which taketh away the sin of the world? Ngayon, nalaman nyo na. Yung kanyang obedience sa kalooban ng Diyos Ama, ayun ang katugunan dun sa salitang which taketh away the sin of the world. Bakit po? Sapagkat kinuha ng Panginoon ang kasalanan mo at pinagdusahan niya. Na kapag ka nagsisi ka ngayon at inamin mo sa puso mo before the Lord Jesus Christ, Panginoon, ako po yon. Ako po yung makasalanan. Ako po yung tao na kung saan kinuha niyo yung kasalanan ko at pinagdusahan niyo sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo ang sabi ng Biblia? Which taketh away the sins of the world. Kinuha niya lahat ng kasalanan mo upang sa gayon mapatawad ka niya at linisin ka niya ngayong umaga ng kanyang sariling dugo na ibinuhos niya sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang katawan niya ang inialay niya, mga kaibigan, kung hindi ang kanyang banal na dugo ay ibinuhos niya at itinigis niya upang hugasan at takpan ang ating mga kasalanan. You see, ang kanyang katawan, ang inialay bilang sakripisyo, ang kanyang dugo ay kanyang ibinuhos upang takpan ang ating mga kasalanan. Anong tawag mo dyan? Pag-ibig yan, mga kaibigan. Pag-ibig sa iyo ng Diyos.
Kaya't kung iniisip mo walang umiibig sa iyo, maaaring siguro mayroong isa o dalawa dito na magsasabi, "Sir, walang umiibig sa akin." Granting totoo yan. Pero nais kong sabihin sa iyo ngayong umaga, mayroong isang persona na umiibig sa iyo hanggang sa ngayon. At handa kang iligtas, patawarin, at bigyan ng panibagong buhay, at bigyan ng buhay na walang hanggan, walang iba kung hindi ang Kordero ng Diyos. Ano ang sabi ni John the Baptist? Behold, tingnan nyo ang Panginoon ngayon by faith. Imagine ninyo by faith ngayon kung paano ang Panginoon ay nakapako sa krus, punong-puno ng sugat sa katawan. Behold the Lamb of God. Tingnan nyo kung paano ang koronang tinik ay nandoon at umaagos ang dugo sa kanyang mukha na maamo. Tingnan nyo ang kanyang mukha na pinagsasasampal. Tingnan nyo ang kanyang mga mata na sarado na dahilan sa kanyang pinagdusahan ang dapat nating pagdusahan sa impyerno. Behold the Lamb of God, tingnan nyo kung paano ang Panginoon nakapako doon ang kanyang kamay na tumulong sa mga mahihirap, na siyang nagpakain doon sa mga nagugutom. Ang kanyang kamay na laging handang tumulong ngayon ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. Behold the Lamb of God, tingnan nyo mabuti sa pamamagitan ng pananampalataya ang ating Diyos na nagdudusa na dapat tayo ang magdusa. Behold the Lamb of God. Tingnan nyo ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang mga paa. Ang kanyang mga paang bumibisita sa mga may sakit. Amen po ba? Ang mga paa niya na siya laging araw-araw ay naglalakad upang magbigay ng comfort doon sa mga nasasaktan. Ang mga paa niya na laging naglalakad upang bigyan ng hope, pag-asa ang mga taong wala ng pag-asa. Ang kanyang mga paang naglalakad na kung saan ay nagbibigay ng kaaliwan o comfort doon sa mga taong wala ng kaaliwan. O ang mga paang yan na laging bumibisita, ngayon, behold the Lamb of God, nakapako sa krus ng Kalbaryo. Look at the Lamb of God, John the Baptist said. Behold the Lamb of God at the cross of Calvary. Tingnan niyo po ang Panginoong Hesukristo, na imbis na siya ay magalit sa atin, sinabi niya pa sa kanyang Ama, "Father, forgive them, for they know not what they do." Makikita niyo po ang puso ng ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos, na imbis na hatulan tayo, sinabi niya sa kanyang Diyos Ama, at sa ating Diyos Ama, "Father, forgive them, for they know not what they do." Patawarin niyo po ang mga taong ito sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. What a compassionate, merciful heart of the Savior na hanggang doon sa kanyang paghihingalo sa krus ng Kalbaryo ay makikita mo pa ang kanyang kahabagan, ang kanyang pagmamahal sa mga makasalanan. Amen po ba? Tingnan niyo ang ating Panginoon kung saan ang kanyang dugo all over His body tumitigis. Ang sabi ng Biblia, without the shedding of the blood, there is no remission of sins. Kung walang pagtigis ng dugo, ay walang paglilinis ng kasalanan. Tingnan nyo ang Panginoong Hesukristo, hindi pa nakontento ang isang sundalo, kumuha siya ng sibat, at sinibat ang Panginoon sa tagiliran. Behold the Lamb of God, at tumagos ang sibat doon sa kaliwang tagiliran niya. Di ba't nakalagay po sa Biblia yan? And blood and water came out. Tingnan nyo ang pagdurusa ng ating Panginoon. Siya'y namatay. Siya po ay nalibing. Pagkatapos ng tatlong araw at tatlong gabi, siya po'y nabuhay na muli. At ngayon, kumakatok na sa pintuan ng bawat makasalanang nakaupo ngayon, sinasabing, "Nais mo ba akong papasukin na sa iyong puso? Nais mo bang ako itanggapin na? Hindi lamang ako tingnan kung hindi tanggapin mo ako sa iyong puso." Pwede niyo po bang gawin ngayong umaga yan? Sa Revelation 3:20, tingnan niyo po yung sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa Revelation 3:20, "Behold, tingnan ninyo, I stand at the door." Andito ngayon ang Panginoon. "And knock." Yung pong door dyan ay figurative language yan ng pintuan ng ating puso. Amen po ba? At kumakatok. Ang sabi ng Panginoon, "If anyone," kung sino man sa inyong nakaupo ngayon, siguro lahat kayo, "kung sino man ang nakarinig ng aking tinig
At buksan ang pintuan ng kanyang puso ngayong umaga. Ano ang pangako ng Panginoong Hesukristo? I will come in to Him. Ibig sabihin niyan, ako ay papasok sa buhay ninyo. Ililigtas ko ang iyong napapahamak na kaluluwa sa impyerno. Papatawarin ko ang lahat ng iyong mga kasalanan sapagkat ibinuhos ko ang aking dugo, ang aking banal na dugo para takpan ang kasalanan mo. At ngayon, ako'y may kapangyarihan na iligtas ang kaluluwa mo at dalhin sa aking piling sa langit. Mga kaibigan, ayan ang mabuting balita ngayong umaga. Ang patotoo ni John the Baptist, Behold, the Lamb of God, ang kordero ng Diyos, which taketh away the sins of the world. The world speaks of you and me. Amen po ba? At nais niyo po bang matanggal lahat ang kasalanan niyo? Lumapit kayo by faith sa ating Panginoon. Andiyan lamang siya sa harapan mo, kumakatok. At siya'y tanggapin mo sa iyong puso. Tandaan niyo ito, hindi ikinahiya kayo ng Panginoon. Siya'y kusang loob na pumunta sa krus ng Kalbaryo. Hindi kanya ikinahiya. Nasa laman ka ng isipan niya. Hello, look at me, my dear friends. Nasa laman tayo ng isipan ng Panginoon. Hindi kanya ikinahiya. Ang tanong ay ito, ikakahiya mo ba siya? O lalapit ka na sa kanya ngayong umaga? Tandaan mo ito, hindi kanya ikinahiya. Hindi mo rin siya dapat ikahiya. Amen po ba? Tayo po ito mayong lahat. Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. At ngayong umaga, kumakatok siya sa pintuan ng ating puso. Magpipray po ako, ipikit po natin ang ating mga mata, iyuko po natin ang ating mga ulo, wala pong nakatingin sa akin. Ako'y mananalangin. Ipapanalangin ko po muna ang members ng aming church at susunod po ay kayo. Heavenly Father, mahal kong Diyos Ama sa langit, ang inyo pong salita ay naipahayag ngayong umaga. Ang inyo pong pag-ibig ay naipahayag ngayong umaga sa lahat. Dalangin ko po na ang banal na Espiritu ay patuloy na kumilos sa puso po ng aming mga kapatiran sa church na ito. Sa lahat po ng mga members. Hindi ko po alam kung paano po kayo nangusap sa kanila. Hindi ko po alam kung paano po mababago ang aming mga buhay na kung saan ay hindi kaaya-aya sa inyong harapan. Nabanggit ko po, Panginoon, through the light of God's word about the apothecary with dead flies. Nabanggit ko po ang patotoo ni Elizabeth at ni Zacharias that they were blameless in their testimony. Nabanggit po ko po, Panginoon, ang patotoo ni John the Baptist, his life of humility, and the Lord Jesus Christ bilang kordero ng Diyos. O Panginoon, kung nangusap po kayo sa puso ng bawat members ng church na ito, for about 30 seconds, brethren, tayo po ay manalangin sa mga members ng church na ito. Silent prayer before we plunge ourselves in the service of soul winning. It's better for us to get right with God this morning. For about 20 to 30 seconds, begin. Habang nagpipray po ang members ng church natin, all members of this church, nakayuko po kayo at patuloy kayong manalangin. Lahat po ng mga bisita namin, tumingin na kayo sa akin. Okay, pakitaas mo muli ang mga kamay ninyo. Okay, narinig niyo po ang mensahe ng salita ng Diyos. Nagpipray po lahat ng mga members at sinasama rin po kayo sa prayer. Taas niyo lang po ang kamay ninyo. Narinig niyo po ang mensahe ng Panginoon kung hanggang sa ngayon ang ating Panginoong Hesus ay umiibig sa atin. Amen po ba? At sa sandali pong ito, ang Panginoon ay nais po kayong iligtas. Ang kordero ng Diyos nais pong linisin ang ating mga kasalanan. Iligtas tayo sa impyerno at bigyan ng panibagong buhay. At makakamit lamang po niyo yan kapag kayo lalapit sa Kanya at kayo po ay susuko sa Kanya at aaminin niyo, Panginoon, ako po yung taong yon na kung saan kinuha niyo ang kasalanan at pinagdusahan sa krus ng Kalbaryo. Ako po yon. At ngayon po ay binubuksan ko ang puso ko sa inyo. Pwede niyo po bang gawin yan
ngayong umaga at lumapit kayo sa Panginoon. Aawit po tayo ng awit paanyaya. Mananalangin po muna ako. Heavenly Father, ito po mga nakataas ng kamay na panauhin po namin. Kung sila po'y kinakausap ninyo, huwag po sana silang mangimi na lumapit sa harapan at by faith, tanggapin po kayo, Panginoong Hesukristo, sa kanilang puso ngayong umaga. Salamat po sa ginawa ninyo sa amin. In Jesus' wonderful name, amen. Aawit po tayo ng awiting Just As I Am. Ayan po. Yung una pong istropang yan, aawitin po ng choir ni Pastor Razel. Tumingin po kayo sa akin. Ay para sa inyo. Nag-pray na po ang mga members ng aming church. At ngayon naman, it's now your turn. Sa pag-awit po ng Just As I Am, kayo pong mga panauhin namin na nakarinig ng mabuting balita ngayon, one by one sa bawat views na ganyan, ay pumunta po kayo sa harapan at mananalangin tayo kung kinausap kayo ng Panginoon at naisyo si Kristo Jesus sa puso ninyo. Amen po ba? Amen po ba? Okay. So huwag nyo sa ikaya. As we sing the first verse, magsimula po tayo sa harapan na lumapit as we sing. Just as yes. I am, yes. Sunod-sunod na po tayo. Sige po, sa babae, ganun din po. Yes. But that thy blood, kinausap kayo ng Panginoon, please come in front. Girls, ladies, men, sige po, sunod-sunod po thou kayo. Yes. Bids me come to thee, O Lamb. Mananalangin po tayo dito. God, I come. Kung naunawaan niyo po yung mensahe, kayo po nakatayo dyan. Sige na po, bumunta na po kayo sa harapan. And we will pray together. Sa likod. Dito po. My soul, yes. Of one dark blood to thee. Meron pa po dyan? Dito po, tanyan niyo po po sa dito. Banda rin po. Each part of land of God. Alalayan po natin sa doon hanggang doon. I come. Meron pa pong lumalapit, go ahead, may mga tutulong po sa inyo. Just as I am. Huwag niyo pong sayangin itong sandaling ito na kung saan ang Panginoon ay kumakatok sa inyo. Yes, meron pa po ba? With many a doubt, fightings and fears within. Isang verse na lamang po. Meron pa po tayo nakatayo dyan. Isang verse na lamang po. Come ahead. Sige po. Isang verse na lang. Yes. Please come in front. Meron po ba? Men? Healing of the mind. Yea, sa akin. Lumapit po kayo sa harapan sapagkat una, narinig niyo po ang mabuting balita ng galing po sa salita ng Panginoon. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, ang pag-alay ng kanyang katawan at pagtigis ng kanyang banal na dugo dahil sa pag-ibig niya sa atin. Amen po ba? At ang sabi ni John the Baptist, behold, the Lamb of God. Yung salitang behold ay hindi lamang sa tingnan natin sa pananampalataya, kung hindi siya'y tanggapin natin sa ating puso ngayong umaga. Amen po ba? At kapag kayo nagpray, ang sabi niya, I will come into Him. Yung pintuan ng ating puso. Sabi niya, ako'y papasok sa kanila. Hindi ko po salita yon, salita ng Panginoon. Kayo po ba'y naniniwala sa salita ng Diyos? Amen po? Ang sabi niya, if you will open the door of your own heart, I will come into Him. Ako'y papasok sa Kanya. Andyan lamang ang Panginoon sa harapan ninyo. Kausapin nyo siya, gagabayan ko yung sa panalangin, gayahin nyo po itong panalangin na ito, pero hindi ko po ito panalangin, panalangin nyo ito. Kausapin nyo ang Panginoon na nasa harapan ninyo ngayong umaga. He is in front of you, kumakatok sa pintuan ng inyong puso. At gayahin nyo na malakas ang prayer na ito, at itong prayer na ito ay inyong prayer. Gagabayan ko lamang kayo. Okay? So, manalangin po tayo na malakas, at kausapin nyo ng time team ang Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ngayon pong umaga ay akin pong inaamin na ako po'y isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Hugasan niyo po ako
ng inyong banal na dugo. At sa sandali pong ito, binubuksan ko po ang pintuan ng aking puso. Pumasok po kayo sa aking puso. Iligtas niyo po ako ngayong umaga. Mahabag po kayo sa akin. Ako'y isang makasalanan. Isinusuko ko po ang aking sarili sa inyo. Iligtas niyo po ako. In Jesus' name. Ito po ang aking dalangin. Amen. And amen. Sino po ang kasama ko nagpray ngayon? Pakitaas po ang kamay. Huwag kayo mahiya. Okay, lahat po kayo. Kung kayo po talaga ito manggap sa Panginoon, ito po yung sinabi ng Panginoon sa inyo. Sa Hebrews chapter 10 verse 17. Isang verse lang. Sapagkat mayroon po magpapatuloy na kakausap sa inyo. Ano po yung sinabi ng Panginoon? Tingnan niyo sa screen. Kung talagang kayo time-time sa puso niyong nanalangin kayo, tinanggap niyo ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon, and their sins, lahat ng inyong kasalanan, and iniquities, lahat ng inyong kasamaan, I or will I remember no more. Amen po ba? Pinatawad kayo. Ayan o, hindi po ako yung salita ng Panginoon. Si Kristo Jesus mismo ang ating Panginoon. Pinatawad kayo. Alam niyo, yung mga taong pinatawad ng Panginoon, sila yung naging anak ng Diyos. Alam niyo po ba, ang Panginoong Hesus Kristo nagbigay sa atin ng example? Kung kayo ay tumanggap na sa Panginoon, sa Matthew 3:16, alam niyo po ba ang example ng Panginoon sa mga tumanggap sa Kanya? Tinan niyo. And Jesus, when He was baptized. Kaya mga kaibigan, kung talagang tinanggap niyo ang Panginoong Hesus Kristo sa inyong puso, alalahanin niyo, hindi lamang yung kamatayan niya sa krus at pagkalibing at pagkabuhay na muli, alalahanin niyo yung example niya sa atin. And Jesus, when He was baptized, inilubog siya sa tubig, oh, kasi 30 years old siya niyan eh, went straightway out of the water. Sa makatwid, inilubog siya, nabautismuhan siya. Kaya ang isang tunay na mananampalataya, hindi siya mangingimi na sundin si Kristo. Kasi ang point of argument yan, kung si Kristo Jesus na Panginoon ko nabaptized, sino ba ako para hindi sumunod sa Kanya? Amen po ba? Okay, habang nakatayo po kayo dyan, hintayin nyo, meron pong pupunta sa inyo mga members ng aming church para kayo ay kausapin at ipag-pray. So, the rest, meron po tayong mga members dyan, siguro they will roam around, they can also talk to you pew by pew. You may be seated, okay? Members, tingnan nyo po, as much as possible, kung pwede pong one by one, mas mainam. Sige po.